Hi, hello, kumusta ka? Guys, ito guys ha, ito na namang i-share ko sa inyo guys, gaano ba kahalaga ang flavor sa ating ginagawang tinapay, cakes, or anumang mga niluluto natin. Oo, about a baking. Kahit hindi sa baking, meron din gumagamit ng flavor, ano? Oo. Yes! Dito guys, unahin natin guys, ano, ang ating flavorade. Oo. Itong ating flavorade, ang OB flavorade natin ay ang mas napakagandang gamitin natin sa mga niluluto natin kung gusto nating ubi. Ano? Kasi nga mahirap nga din naman bumili or magluto pa tayo ng mismong ubi halaya nating ipi-flavor at hindi kasi bango nito. Ang flavorid ha, napakaganda ng flavorid sa cake, sa bread, palaman, or anumang inyong lutuin, basta gusto nyong maging ubi yan. Ito'y hindi lang flavor ha, flavocol din siya. May sarili na siyang kulay. Eh kung nakukulangan kayo, pwede din kayong mag-add ng powder or liquid na food color, ubi. Ito guys, nandito naman ang percentage nakalagay naman sa ating level. Ano? Babasahin lang natin kung anong ilan ang percentage sa ating niluluto para gamitan natin ang flavorade kung wala tayong powder. May powder din yung ipapaliwanag mamaya. Ito yung liquid ha, flavorade ng Bickerfeld. Okay? Kaya marami pang mga flavor dito. May strawberry, chocolates, mocha, at iba pa. Marami din silang flavor pero ito lang ang aking pinili kasi meron naman akong mga powder. Okay guys, sana may natutunan kayo dito sa ating OB flavorade ng Bickerfeld. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa ating pandan powder. Oo. Although meron na rin mga liquid nito guys pero mas pinili ko ito ha, ang pandan powder kasi nga sobrang bango niya at saka nababagay din dun sa ginagamitan natin ng, sa mga cakes natin. Ano? O kahit sa ating puto, ito ay gawa ng CRB. Oo. Yes! Ang Bic line. Ngayon guys, alam kong bakit napakaganda ng ating powder na pandan. Ano? Ito ay napakabango. Wow. Pag binubuksan mo pa lang, pag binubuksan, talagang pandan na pandan guys. Woo! Doon ito nga nakarang New Year or 31, maraming umu-order nitong ating pandan cake. Kasi nga may kasamang swerte din daw na kulay. Oo daw. Ngayon, dito ha, kahit anong gamitan mo dito, ito'y flavor lang ha. Pag nilagay natin ito, mag-a-add pa tayo ng food color na kulay green. Oo. Kasi ito, pwede rin to sa puto, pwede rin nating pang flavor sa iba-ibang mga klaseng palaman. Oo. Halimbawa, buko pandan or anumang inyong gustong ilalagay dito, isama nyo sa nata de coco na kulay green. Or anumang inyong flavoran nito, mas bagay din siya guys. Oh, napakaganda. Lalo na din sa makulay nating mga palaman. Talagang bagay-bagay o kahit sa pichi-pichi pwede rin. Okay? Ito guys ha, sana may natutunan kayo dyan. Napakahalaga ng flavor sa ating paggawa ng tinapay o sa baking. Ito naman. Ito ha, CRB din to ha. CRB OB powder. So kasi guys, kaya bumili ako ng flavorade. Ano? Dahil itong CRB, naubusan, hindi nakasya sa isang timpla. Oo. Pero talagang napakaganda talaga. Matagal ko na itong gamit guys, itong powder na OB na ito. Oo. OB powder ng CRB. Napakaganda din yung gamitin. Yes! Talagang lasang-lasa at ambango-bango din talaga niya. Wow! O kaya pinili ko din talagang mga powder gamitin. Okay? Ito'y gawa ng CRB. Oo. Okay. Ngayon naman, dito naman tayo sa ating cacao powder. Oo. Kung mapapansin po ninyo, halos 85% sa ating mga nagpagawang customized cakes ay talaga namang kung tanungin mo anong flavor ng gusto nyo, ay siyempre po chocolate o naku. Paano na lang pag wala tayong cacao powder? O di gagamitan na lang natin ito ng chocolate food color, hindi lalasa or bibili na lang tayo ng mga chocolate bar. Pero ang isang idea talaga at ginagamit talaga nating mga baker o ating mga bakery owner, ito talagang powder. Ito ay dark ha, dark cacao powder. Guys, may ibang klase din ng mga powder na coke na cacao na hindi alkalize. Oo. Maputla, oo. Pero ito talagang pag nilalagay mo na siya sa tubig at kahit ihalo mo na siya, napapansin ko dito guys, kahit konting food color lamang, dahil nagkukulay na rin talaga siya. At iba ha, iba talaga ito pala gawa din ng Unicom. Oo. Napakaganda. GB15. Ang madalas ko rin talagang ginagamit. Oo. Unlike sa previous kong trabaho na Swissy kukuha naman yung Dutch process. Okay? Okay, sana inyo itong matandaan guys. Sana napakahalaga ang flavor
cacao powder sa ating mga ginawang cake, sa ating mga palaman. The best talaga siyang gamitin, guys. Kaysa na, ang percentage din ito nandun din sa level, ha. Nasa level ang percentage kung ilang percentage ang ating ginagamit nito per weight ng ating flour. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa ating pandan, syempre liquid. Okay, di ba? Oo. Ito, halimbawa, pag wala kayong powder, pwede na rin kayong gumamit dito ng pandan, liquid flavor. Oo. Eh, ito, kung may powder ako, nagpapatak na lang ako nito. Oo. Kasi iba din talaga ang ating nandito. Malang mababasa nyo din lahat dito sa level. O, kung ilang percentage ang ilalagay natin or saan siya ginagamit. O, napakagandang gamitin ito, guys. So, lalo na din sa puto, sa cakes, palaman. Napakaganda. Ang bango-bango talaga ng green leaves. O, green leaves pandan liquid flavor. Okay. Pero, dapat tama ang ating paggamit. Huwag sobran at huwag natin gamitin kung ito'y na-expired na, okay? Hindi rin kasi siya talaga sobrang malasa unlike sa ating powder na pandan. Oo. Kasi medyo mura lang naman kasi ito. Hindi kagaya nitong powder na pandan na mahal, okay? Sana guys, may idea kayo, ha? Ito'y flavor na nga, hindi ito flavocol, ha? Okay, dito naman tayo sa ating strawberry. Oo. Although ako talaga, meron din akong powder na strawberry, ngayon lang naubusan lang. So dito, nag-aalalay lang din ako nito, oo. Kasi nga, ang ganito, medyo mura lang naman siya. Oo, unlike talaga sa mga powder na talagang bakit mahal? Eh kasi, talagang malasa. Oo, akala mo talaga may dinudurog ng strawberry. Oo, dito. At dito ha, naghahabol din ako dito ng kulay red na pink na ginawa ko siyang pink para nagiging kulay strawberry. Oo, ang ating gawa. Napakahalaga talaga mga flavor guys ha, tandaan natin ha. Okay. Dito ang ating pinaka well-known talaga, ang ating vanilla, you know? Ang vanilla talagang halos general talaga nating ginagamit. O kahit sabi ko, kung matatandaan ninyo, nagagamit ako nito. O sabi ko, ang ating pag nagluluto ako ng biko guys, o naglalagay ako ng vanilla. Meron din naman vanilla na clear, o ay pang flavor din sa ating mga plain na chiffon. Napakahalaga guys, ha? Imagine pag wala ka rin ito sa inyong mga tinapay, sa inyong magigawang butter, talagang napaka hindi gaanong bumabango. At ito'y pag naluto na, daman-dama mo yung bango. Kailangan lang ha, tama ang ating paggamit. Huwag sobra-sobra kasi hindi rin maganda pag nagsobra ang ating mga flavor at ang ating mga pampabango sa ating tinapay. Babasahin natin kung ilang percentage natin ilalagay at o i-observe din natin. Oo. Guys, ha, ito'y ito naman kasi available lang dito sa amin. Itong Orion na food flavoring. Pero ang matagal ko rin talagang ginagamit na mabango, yung Eagle. Eagle talaga na vanilla. Napakaganda rin. Kundi ito naman kasi, mas pina-improve nila kasi malapot na rin siya. Malapot na rin talagang vanilyang ito. Kaya ito na rin ang pinipili ko. Okay guys, dito guys ha, may paliwanag ko sa inyo guys. Meron din talagang mga vanilla. Oh, unlike nito ah. Merong mga vanilla na sobrang labnaw. Oo, malabnaw. Oo. Unlike nito na, talagang malapot. Oo, malapot siya ha. Oo, sobrang lapot niya. Oo, mas malapot pa dito guys. May vanilla pa talaga itong mas malapot. Ngayon din ang pinakamagandang gamitin. Pero pag nakabili kayo ng vanilla na sobrang labnaw, ay halos walang epekto dyan guys sa ating ano. Walang epekto sa ating ginagawang tinapay. Kaya mas maganda piliin nyo ang malapot o na vanilla. O tingnan mo, halos ay maputol. O, malapot ang pinakamaganda guys na vanilla na aking nagagamit. Ano? Pero disclaimer ha, hindi ko sinabing lahat. O, ito lang aking na-experience. Mas maganda. Mas mabango. Okay? Okay? Guys, sana may natutunan kayo dito guys sa ating mga flavor. Yan, kung gaano ba ito kahalaga sa ating baking. Napakahalaga din talaga. O, ngayon ha, dadako naman tayo sa ating iodized salt. Bakit natin isinama ito ha? Ito ya, napakahalaga din. Ito naman ha, depende sa recipe natin ha, depende. Pero pag gumawa kayo na halimbawa ng chiffon, hindi naman kailangan din na lalagyan pa natin ng ganito. Pero depende sa recipe yan ha, pwedeng wala. Hindi masisira ang ating gawa. Ito'y natural flavor enhancer o ang ating asin.
or ang ating iodized salt. Bakit? Alam nyo guys, dati wala naman talagang ganito eh. Puro rock salt ang aming ginagamit. Yung na lang napakatagal matunaw. Yes! Uy, ngayon na nagkaroon ng, kumbaga, pina-powderize nila ng asin. Pero ito sa tingin ko, meron na siyang mga preservatives na halo. Kasi yung mga asin na rock salt, wala naman nakalagay na expiration. Agad di matunaw, oo. Pero ito may expiration siyang nakalagay. Oo. May expiration talaga ang iodized salt. Kaya napakaganda nitong gamitin guys ha. Kung halimbawa wala ka ng pang-flavor sa inyong ginagawa, kaya sa inyong mga lutuin, pwede ka nang maglagay nitong ating iodized salt. O, napakagandang gamitin. At hindi rin pwede na hindi ito kasama sa ating ginagawang tinapay. Oo. Or ang ating rock salt. Talagang, pero depende ha, hindi naman lahat talaga. Yan lagi natin tandaan. May mga asin kasi na hindi pwedeng mawala doon sa ating niluluto sa baking. Okay? Lalo na din sa ating dough, doon natin sa ating tinapay. Talagang, kailangan talaga yan, ang ating asin. Imagine ha, marami nang nasuffer nito. Halimbawa, bilis sumalsa kanila, biglang bumagsak pag sinalang na. Yan ang kulang sa asin, sobrang tabang ang kanilang tipla. Hindi ito napapaalsa ng maayos. Okay guys? Kaya hanggang dito na lang guys sa ating pagpapaliwanag at pagbigay ng share dito sa gano'ng paghalaga mga flavor dito sa ating paggagawa, pagluluto ng mga tinapay o kahit anumang lutuin natin. Napakahalaga ang mga iba-ibang flavor sa ating paggagawa. Dahil yan ay pinipili din ng ating mga customer, ano? Yes! Ano na lang pag wala kang mga flavor, tapos sabihin ng ating customer, gusto kong chocolate, gusto kong mocha, gusto kong ube, gusto kong caramel, gusto kong ganito, wala tayo. Kailangan maghahanda tayo dyan kung talagang gusto natin magpapa-order or meron na tayong sariling shop sa ating panindang cakes o anumang tinapay na ating niluloto. So guys, so maraming salamat guys ha, sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutan i-like. I-like, follow ang ating Learning Begin with SNZ at ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa aming mga bagong followers. Maraming salamat guys. Huwag kalimutan i-share ang ating video para marami din tayong matutulungan. Okay, happy baking!